today's video ay may bago na naman tayong pag-uusapang pang-pa-beauty. Pero bago ang lahat, please do like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa aming every upload. Pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit nga ba nagbabago o nagdi-discolor ang mga rejuvenating cream. Hi guys! So ayan, for today's video, may isishare ako sa inyo. Kung mapapansin nyo, meron tayong 6 na cream ng iba't ibang brand ng Rejuve. Meron tayong Dr. Alvin, Yasui, Beauty Vault, Prestige, Beauty Explode, and Skin Fantasy. So ayan, magkakaiba yung brand, pero pare-pareho lang yung night cream. So ayun, may customer kasi kami na bumili sa amin ng Rejuve set. Tapos nagreklamo siya na yung una daw niyang nabili sa amin ay hindi naman ganun yung kulay ng Rejuve cream, pero bakit yung neto lang na nabili niya sa amin ay kulay brown na daw or ano na, yellowish ganun. Parang papunta na siyang brown, nagbe-brown. So eto nga, i-explain ko sa inyo to guys. So bago yan, i-open muna natin yung mga cream na nasa harap natin ngayon para mas mabilis na ang explanation. So alisin muna natin silang lahat. Yan. Unahin natin i-open si Beauty Explode Night Cream, yan, Rejuvenating Cream. Ito ay manufactured date niya ay December 11, 2020. Ang expiry date niya is December 11, 2022. So may expired na siya ngayong December, pero hindi pa siya expired. So ayan, makita nyo pa lang, sa takip pa lang, maitim na siya agad. So ayan, brown na siya, hindi na siya dilaw, brown na. Ito natin to at baka kumalat. Yan, December 11 ha, 2022 ang expiry niya, so hindi pa siya expired. Lagyan natin dito muna. And then next natin si Dr. Alvin. Yan, professional skincare formula, bleaching cream 4-in-1. I-open din natin siya. So yan. So ito ay yellowish naman, dilaw na siya. At ang ano niya pala, expiry date niya ay 2023, December 15, 2023 pa. So, ibig sabihin, hindi pa rin siya expired. December pa, 2023. And then, in-next natin si Skin Fantasy. Yan, night cream. Ang kanyang expiry date ay 8-2023. So, August 2023. Kasi, wala sumama sa... Napunta sa kuko ko ang Rejuve cream. So, ayan. Dilaw na rin siya. Ayan. So, dito din natin lagay. And then, si Beauty Vault. Ayan. Number, Beauty Vault Whitening Rejuvenating Cream. So, ang expiry date niya ay 2023 din. 07-24-2023. So, hindi pa rin siya expired. So, ayan. Madilaw-dilaw na rin siya. Pero, hindi pa siya expired. Ayan. Alam natin. Para siya makita lahat. At etong si Yasui. Ayan. Yasui. Sana ba yan? Yasui Beauty Night Cream. Ang kanyang expiry ay 2024. So, fresh na fresh to. Noong March lang siya ginawa ng 2022. So, ayan. Pearl white pa siya. Pearl white. And then, ito, si Prestige. Ito, lumang stock ko na to sa shop. Kinuha ko siya para maigawang example. Ayan, expiry date niya is 2022 noong July. So, expired na to. Ayan. Ayan, ganyan ang kulay niya. As in, kulay kape na siya. So, ayan. Ang mga Rejuve cream po kasi, ng kahit anong brand po, ay meron po siyang ingredients na sensitive po sa init. So, ayan. Meaning, pagka nainitan sila or pag hindi air condition yung shop na nabilihan mo, ayan, may tendency po na naninilaw siya hanggang umitim ng umitim yung kulay niya. Pero pag bago po kasing ano, kunyari, bago pala pag po yung stock as in kararating lang galing ng main or galing ng distributors,
Ganito po talaga yung unang lapag niya. Yan, ganito po. Pearl white po siya talaga. Hindi siya ano ah, puting-puti. Pearl white po. Yan, ganyan. Tapos, habang tumatagal po yun na naka-stock, or syempre yung mga seller, mga nabibilihan nyo, ay bumibili talaga sila ng marami para makapagbenta ng marami. Habang tumatagal po yan sa shop nila na hindi air condition, naninilaw po yan ang naninilaw hanggang sa maging ganito na yung kulay niya. Yan. Pero hindi po rin ibig sabihin na pag ganito na yung kulay, eh expired na ha. Kasi eto, expired po talaga to kasi antagal na nito. Nakita ko lang to somewhere dun sa shop. Kinuha ko for sample. Hindi po ibig sabihin na ganyan ang kulay expired na kasi meron din po akong na-experience. Ako mismo kasi tinitignan ko siya. Hindi pa siya expired pero sobrang itim niya na. Eh may mga customer kasi na hindi na gumagamit o ayaw na nilang tanggapin pag ganyan na yung kulay. So ginagamit ko na pero hindi pa siya expired. So meaning pwede pa po siyang gamitin. Safe pa rin po siyang gamitin. Hindi naman po nagbago yung ingredients niya kahit nanilaw na siya or nangitim na siya. Hindi rin po magbabago ang effect niya kahit nagbago na po yung kulay niya. May nagsabi din na mas effective daw yung mga nag-discolor na kasi mas nagiging active daw yung mga ingredients, ganyan. Pero para sa akin, kapag naka-encounter kayo ng mga ganito na nagbago na yung kulay, lagi nyo lang iti-check yung expiry date niya. Doon kayo magbabase, wag sa kulay ng cream. Lagi nyo tatandaan, basta authorized ang binilihan nyo kahit ganito pa kaitim, kahit na kasing itim pa ng singit yung mabili nyo, basta authorized seller yung pinagbilihan nyo at hindi pa po siya expired. Wala po kayong dapat ikabahala at sigurado naman ako na bilang distributors din at umahawak ng mga iba't ibang brand ng Rejuve cream, na-experience ko na rin na gumamit ng mga ganyan. Kaya sure ako na hindi siya delikado, safe pa rin siya gamitin. So ayan na, nagkalat na siya sa gilid. Pero yung mga ganito, hindi ko na rin nabibenta kasi nga hindi naman din lahat alam tungkol sa ganyan, lalo pag mga first time user. So, ako na lang din gumagamit. Kahit ikaw kunyari, bumili ka ng isang set and then makatanggap ka ng ganito. Kung hindi mo pa alam yung tungkol sa cream discoloration at matanggap mo ganito, ganito pa yung kulay, pearl white pa. Obserbahan mo siya, huwag mo siyang gamitin. Or habang ginagamit mo, kasi sayang nga naman kung hindi mo gagamitin, binili mo, tapos hindi mo naman gagamitin, di ba? Habang ginagamit mo siya, minsan umaabot naman ng pagre-reduce ang isang set ng 1 week. Doon pa lang mapapansin mo na naninilaw na siya. Hindi lang sa cream, pati yung toner. Kasi pareho silang Rejuve. Maninilaw yan hanggang sa habang tumatagal, magbabago pa dark siya ng pa-dark yung kulay niya. Yun, sana po na-explain ko ng maayos at nag-gets niyo rin yung mga pinagsasasabi ko rito. Kung may mga tanong po kayo, pwede kayong mag-comment. Feel free to comment down below. Yun lang. Bye-bye!